Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be grateful for life. Not everyone made it this far. Be grateful for life. That not everyone made it this far. Good afternoon, my dear brothers and sisters. This is the message of our readings for today. To be grateful in life dahil hindi lahat nakarating kung nasaan ka ngayon. Magpasalamat. Like in our first reading from the book of Deuteronomy, we heard Moses ask the Israelites if there are any other people who have had such extraordinary experiences of their God as they have. Tinatanong ni Moses sa mga Israelita kung meron bang ibang nakapagparanas sa kanila ng karanasang ipinaranas sa kanila ng Diyos? Meron pa ba? Yung mga naranasan ninyo sa Diyos, meron bang ibang Diyos na nagparanas niyan sa inyo? Yan ang tanong ni Moses sa mga Israelita. He also even enumerated to them what God did for them. Inisa-isa niya kung ano ang nagawa ng Diyos para sa kanila. Hindi po ito para sumbatan sila o litanyahan sila. Hindi po. Kundi para maramdaman nila kung gaano kagaling at kabuti ang Diyos sa kanila. Sabi ni Moises sa kanila, "Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanyang katulad o upang maging kanya katulad ng ginawa niya sa mga Ehipsyo o taga-Ehipto?" Sabi ni Moises, "Sinong Diyos ang mula sa langit ang nagsalita
at nagturo sa inyo. Sinong Diyos ang pinuksa ang mga bansa na mas malalakas kesa sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinibigay niya sa inyo ngayon? These are just few of the many things that God did to the Israelites. Niligtas niya sila. Buong lahi, inalis sa pagkaalipin. That's one. Tinuruan niya sila, pinangaralan. That's two. And number three, ibinigay sa kanila ang isang bansang sagana. Ipinanalo sila sa anumang laban o gera. Again, this is to remind the Israelites how special they are to God. Minsan ano po, kailangan nating isa-isahin ang mga magagandang bagay at mabubuting bagay na nangyayari sa atin o ginagawa sa atin ng Diyos, malaki man o maliit. Hindi para sumbatan, kundi para maramdaman natin kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano tayo ka-espesyal sa Diyos. Kaya, wala naman pong ibang tugon sa ganito, kundi ang magpasalamat. Kapag tayo ay nililitanyahan ng magagandang bagay, huwag tayong magalit. Huwag niyong sabihin, ano, sinusumbatan mo ko? Ano, sinusumbat mo? Hindi. Sabihin mo, thank you. Ibig sabihin, pinapaalala lang sa'yo kung gaano ka ka-espesyal at kung gaano kabuti ang Diyos sa inyo. Gaya na lang nitong pandemic, nung nakalipas na pandemic, ang daming nangyari sa mundo. Hindi lang po tayo, huwag tayong magdrama masyado, no? Hindi lang yung pamilya ninyo ang nalugi sa negosyo. Hindi lang ang pamilya ninyo ang namatayan. Hindi lang ang pamilya ninyo ang nasaktan, nawala ng trabaho, nagutom. Hindi lang po, buong mundo. Buong mundo na apektuhan, nagkasakit. Nakakalungkot kong isipin, totoo naman po. Kaya hindi ko masisi yung iba kung bakit naapektuhan ang kanilang mental health at grabe ang dinulot sa kanila ng COVID. Pero sa isang banda, sa kabila ng lahat ng yon, andito ka ngayon. Andito tayo ngayon. Buhay at bumabangon. Lumalaban at sinisikap magtagumpay. Unti-unti, bumabawi. Kung iisipin mo, pwede kang magtampo sa Diyos. Pero kung iisipin mo na nandito ka ngayon, ang laki ng pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Sa dami ng namatay, isa ka sa buhay. Sa dami ng nagutom, andito ka, no? Overweight pa nga, 'di ba? Naghihirap magpapayat. No? Sa dami ng nawalan ng trabaho, andito ka pa din. No? Wala mang trabaho pero may pag-asa pang maghanap ng trabaho. Ang importante, buhay at lalaban. Ito naman yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo tungkol sa paglimot sa sarili, pagpasan ng krus at pagsunod kay Jesus. Ito yung dapat nating gawin sa ating buhay. Ito yung tatlo na paraan para makapagpatuloy sa buhay kesa mag-emote, kesa maggalit sa Diyos. Tatlong bagay. Una, limutin ang sarili. Isipin natin, hindi lang tayo ang nahirapan. Hindi lang tayo ang nasaktan, nawalan at namatayan. It is selfish to think that we are the only one who suffered during the pandemic. But no, do not look at yourself alone. Rather, forget about yourself.
look at others. To forget about yourself means looking at the welfare of others. Dito natin makikita kung gaano tayo pinagpala sa kabila ng lahat, kaya matuto tayong limutin ang sarili. Second, pasanin ang krus. Carry or take up your cross. Sa buhay, wala namang pong madali. Lahat kailangan paghirapan. Kahit nga ang mga mayayaman, meron ding kanya-kanyang krus. Kanya-kanya lang talaga tayo ng pagpasan. And part of our journey in life is to carry our cross. The pandemic might be a very heavy cross for us. We struggled carrying it, but we made it. Nakayanan natin, kahit patila kinakaladkad na natin. And now, we're trying to stand. Trying to make out of this cross. Kahit yung iba, pagapang na, still, we carried it. And now, little by little, we can stand. Lastly, to follow Jesus. Pagsunod kay Jesus. Mahirap magpatuloy kung wala kang sinusundan. Dahil pwedeng maligaw kung hindi mo alam ang daan o hindi mo alam ang iyong pupuntahan. O kahit na alam mo ang pupuntahan, pag walang guide o walang sinusundan, pwedeng madapa. And this is how important is to have someone whom you will follow. Ito yung kahalagahan ng merong sinusundan, merong maggagabay, merong mangunguna para hindi maligaw at hindi madapa. And there is no better guide or lead but Jesus. My dear brothers and sisters, there are some things to hate and be angry about in life. But the fact that you are here, we are here, there are many things that we should be grateful for. Nakakainis ang buhay minsan. That's why we have our cross. But despite that, there are so many things to be thankful for. Nandito tayo ngayon ay dahil magaling at mabuti ang Diyos. Remember, be grateful for life, for not everyone made it this far. Amen.